kaso iyan, may bago na naman tayong ito try, pero hindi na to bago. I mean, ito talaga yung nakapid ng face ko. 'Di ba? Nakita niyo naman na tinry ko yung Rick's poreless maintenance set after using Clear Balm. So guys, tingnan niyo yung face ko, ang lala, 'di ba? Ayan, no? Grabe. Lalo sa personal. Ewan ko kung kitang-kita ba. Pero iyan, kita naman sa tingin ko, ang lala, di ba? So yan guys, ganyan kalala yung face ko ngayon. At nagtiis talaga ako. Hindi ko alam kung dahil ba lagi ako kuya. Umaga na kasi ako nakakatulog. Tapos, feeling ko sa soap eh. Nung pagkagamit ko nung ano, yung pang baby na soap, yung ano man tawag dito, Johnson na ano ba yun? Yung white lang. Basta yun. Tinry ko siyang gamitin sa face ko kasi nga pang baby, mild lang, ganun. Tapos ala, ayan, simula na nung ginamit ko yan, ayan. Pak! Yan na yung face ko. Nakakahiya, di ba? Nakakawala ng confidence sa sarili. Pag nakikipag-usap ka sa mga tao, parang gusto mo na lang lagi kang nakamask kasi nga, ang lala, nakakahiya. So, yan guys, meron bagong packaging ang Rick's Clear Balm. So, ito ngayon, hindi ako, bala ko na talagang anong tawag dito? Bala ko na talaga mag-clear balm. Pero gusto ko talaga siyang paabutin ng December dahil nga para mas okay, syempre Pasko, ganun, or mag-birthday ka. Medyo maayos naman yung face mo, di ba? So, ang dami ko sinasabi. Hinintay ko talaga to, tong bagong packaging ng Rick's Clear Balm. At ito na nga siya. Ayan. So, kita nyo ba? Nalapit ko. Yan guys, ito na yung bagong packaging ng Rick's Clear Balm. Meron siyang parang yung carton ay box na nandito yung mga information kung anong meron. Dito sa likod, meron tayong soap. Yan. Tapos meron nga din siyang kung ano yung nasa set dati guys. Iyon pa rin siya pero mas pinaganda lang. Tapos mas alam ko iniba yung ano eh, mas bongga yung gumawa nito ngayon. Tapos ito guys, yan, meron nga tayong soap. Tapos, syempre, yung toner at yung night and day cream. So, ayan guys. Alam ko kasi, tama, ito lang talaga yung nasa dating set. Pero, alam ko nga, diba, maximum of 2 sets lang ang pwedeng, ano, gamitin sa face mo. Kasi masyadong masisira. Baka mas masira naman kung mapasobra ka. So, ayan guys, sinadya ko talaga October para November, December. Tawag dito, sakong-sako siya na makaka 2 sets ako or kahit nga isa lang. So, ayan guys, may mga precautions na pwede mong basahin. Meron nga naman tayong different skin types at skin conditions at sa akin, okay siya. Pwedeng sa akin, okay siya. Pwedeng sa inyo, hindi. So, ayan, ang dami ko na sinasabi, no? Open na natin siya. So, ayan. Tran! O, diba? Ang bongga. Pa-pouch si Rick. Magagamit natin kapag nagta-travel. So, ayan, guys. Pati yung ano niya. Kita ba? Yung zipper niya ay may nakatatap na Rick's. So, yan guys. Grabe, ang laki ng difference ng new at old packaging. Wala na siya amoy. Yan. Ito guys, meron ako dito yung, wala na ako nung nakabox na ano, syempre, wala na ako nung nakabox na clear balm. Meron ako dito yung dating packaging ng soap. So, yan guys, oh. Na manufacture lang noong October 11, 2021. So, yan guys. Ito yung new packaging. At ito yung old packaging. Parehong maganda. Wala rin pala amoy to. Or mas manipis kasi yung ano nito. Ito kasi plastic. Para sa yung plastic, pero parang ito hindi mo amoy. Ito may maamoy ka. Na soap. So, yan guys. Ito. Marami pa akong ganito kasi sobrang tipid ko maggamit ng soap. At pareho silang 135 grams. At same lang, pero mas sabi, mas okay na itong bagong set. So, yan lang guys, ang difference nila. At ito, malaki ang difference. Diba, naalala nyo, pinakita ko sa inyo yung, kung napanood nyo yung Rick's Poreless Maintenance set ko, ganito na ang kanilang, ganito, yung pa-tube type yung
day and night cream. So, sa Rick's Clear Balm, guys, ganito kasi talaga. Ewan ko lang kung same lang sila ng 10 grams. Yeah. Ah, tama, guys. Ito, meron kasi ako dito na yung tabi kong Rick's Clear Balm na old packaging. Tapos, ganito nga siya. Ako gusto ko yung ano, ganitong packaging nila. Pero ewan lang ngayon kung okay din naman tong tube, pero ito mas nasisimot ko kasi eh. Ayan, sana ganito na lang din. Pero okay yung packaging nila ngayon. Pero mas bet ko to kasi mas nasisimot. So, ayan, ito yung pinagkaiba nila. Ito yung day cream. Yung kanilang ano, advanced moisturizing cream. So, may SPF 30 tos. Ah! Ito guys, ang pinagkaiba nila, ito ay SPF 40 na. Pero same lang silang 10 grams. So, yun. Mas light nga ang mga packaging ngayon. Ito kasi pink na pink, diba? Pinkish. So, yun. Sana okay at mas okay itong bagong packaging. Sa akin. At guys, wala na akong toner nung dati. Pero ito yung ngayon. Ang kanilang advanced exfoliating toner. Oh my god. Ayan. Ayan, cute. May kita nyo ba yung plastic na ano? Rick's. Ayan. Tapos, day and night, 60ml siya. Same lang ng dati, alam ko. Mas bongga yung packaging pala ngayon. Natatandaan ko yung packaging dati. Plastic siya na parang ganito rin. So ngayon, nauubos ko yun kasi nga palagi ko siya nalalaglag. Tulad ngayon, nalaglag ko na agad. So sana itulog ko malaglag. Ang lakas mga social nito. Kita nyo ba? Parang metallic keme yung ano. So yan lang guys. Ito yung laman ng ating bagong Rick's Clear Balm. New packaging. At ito ang kanilang pouch na magagamit natin pag nagtitravel. Diba? Ang ganda ng idea. Tapos guys, ayun. Well, hindi nagbago yung price nila kahit mas gumanda ngayon. At may kasama siyang pouch. Eh, diba? Same price pa rin. 300 pesos guys. At guys, nga pala. Bumili kayo sa mga talagang reseller or ano ba tawag yun? Distributor na sa lugar nyo. Huwag kayong bibili sa mga divisorya kasi baka mamaya peggy pala yun kasi maraming fake ngayon. Pero hindi ko sure kung paano ngayon malalaman dahil bago ang packaging. Hindi ko sure kung paano malalaman yung bago at ay yung bago, yung fake at yung tawag dito original. So feeling ko magkakaroon na naman ng fake yun eh. Alam mo naman yung mga gumagaya. Mabilis lang sila. So, yun lang guys. Yung tawag dito. Pag-unbox natin itong Rick's Clear Balm. At update ko kayo sa mangyayari sa aking face. At ito nga siya. Diba? Tingnan nyo mabuti guys. Ayan. Ang lala. Daming dark spots. And tagyawa. So, update ko kayo guys. Oops! Diba nagbabay na ako. Pero guys, haboy ko lang. Kasi 'di ba? In-unbox ko nga siya. So, ginamit ko na agad. Excited ako eh. Excited ako maayos ulit yung face ko. So, guys, ayan. Wala akong iba nilagay sa face ko ngayon kung hindi yung clear balm. Nag-soap, tapos toner at yung night cream dahil nga magdami ngayon. So, ayan siya, guys. At kung ang i-share ko sana kung ano yung napansin ko. So, guys, pag open ko ng ibang tawag ito. Nang soap, nagulto ko kasi ano siya, iba rin pala ang nasa loob. So, ito. Ito kasi yung dating clear balm na soap. So, tinry ko siya. Buksan. Para makumpara. At ito nga, hindi pala siya mabungog guys ah. Ito. Medyo, yung normal na ano ng sabon, yung parang walang amoy ganun, walang scent. Pero yung ngayon kasi guys, mas light pink siya. So, papakita ko sa inyo. Binidyoan ko siya kanina sa CR. Tapos, ayan. Ito kasi dark pink. Ayan, medyo light. So, ayan. Tapos, so, after nun, diba, toner. At, napansin ko yung toner. Medyo, ano siya. Ang ganda talaga ng packaging niya. Tapos, tawag dito. Medyo mabango siya. Bukod sa, ay,
kumpara sa dating toner. Tapos, di ba yung Rick's Poreless Maintenance Set, yung huling gamit ko ng Rick's. Tapos, nakumpara ko, di ba, yun, yung Rick's Poreless Maintenance Set talaga, sinabi ko na, wala siya yung, hindi ko kasi napakita, yung yellow na ano, na parang nakikita mo yung dumi, or ganun lang talaga yung kulay ng toner ng Rick's. Basta, parang nakikita mo na may natatanggal na dumi sa face mo. So, yun, ang ganda talaga niya. Tapos, ito, di ba, yung ano, yung day and night cream. Mabango siya, guys. Dati kasi ito. Ay, shucks. Ito kasi, mabango siya na yung normal na amoy ng ano. Alam ko kasi yung Brilliant. Ganito rin yung amoy. Pero hindi ko pa kasi natutry yun eh. Tapos ngayon, iba yung amoy ng ano nila, cream. Medyo fruity. May pagka-fruity yung ano niya, yung amoy niya. So, kasi gusto ko siya. Ang bango. Tapos, parang mild lang. Alam mo kasi yung ano, yung dating night cream, medyo malagkit siya. Pero ngayon, hindi siya malagkit sa face. Pero halata, parang halata mo naman na naglagay ka, di ba? Yeah. So, sana yan. Sana talaga mas okay ngayon. At katulad pa rin ng dati ko, na kapid ko siya. Sana mas okay pala siya ngayon. So, yan guys. Update ko kayo kung ano mangyayari. Siguro, mga after 3 days. Siyempre expect natin na magbabakbak yan, lalo ganito yung face mo. At expect mo na masakit talaga. Pero ngayon hindi siya ganun yung malalang masakit, natatapat ka talaga sa electric fan sa sobrang sakit. Kanina kaya ko naman. So, yan guys. Update ko kayo after 3 days.